Maraming nagsasabi na ano ba talaga yung mas magandang gamitin sa BMI Tandem Condenser Microphone? Yung tinatawag ba nilang Phantom Power? Or yung V8 sound card? So marami nang gumagamit ng Phantom Power at V8 sound card. Karamihan, pag bumili po kayo ng condenser microphone, yung BM800, so may mga bundle na po siya ng V8 sound card. Pero may mga review, may mga unboxing na nagsinasabi nila na hindi daw magandang gamitin ang V8 sound card sa BM800 condenser microphone. So yun ang pag-imay-may natin at aalamin. Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel, ang Simpleng Pamilya. Alam ko marami na sa inyo ang nakapag-unbox, nakapag-review ng BM800 condenser microphone. So bilang baguhan pa lang na content creator, ay decided na bumili na rin ng BM800 condenser microphone para masubukan kung gaano ba ito talaga kaganda. So ikaw guys, kung gumagamit ng BM800 condenser microphone, ang sabi nila, ang mas magandang gamitin yung Phantom Power. Yan, ito yung Phantom Power 48 volts. Yan. Senda. Marami kasing ang BM800 condenser microphone compared sa iba na dynamic microphone na gumagamit siya ng magnet, o yung pag binuksan niyo yung dynamic phone microphone, may makikita kayong voice coil doon. Yun yung pinagpo-produce ng boses. Yun po ay nakapalibot doon ay mga magnet. So yun yung nagbibigay sa kanya ng sound. Ngayon, ang condenser microphone naman po, yung BM800 microphone, yan naman po ay electrons o electricity ang ginagamit ng nagpo-provide po siya ng sound through electricity. Kaya mas magandang gamitin yung Phantom Power sa BM800 condenser microphone. So bago natin pag-aralan yan, humay-humayin yung mga iba pang gamit sa BM800. So unahin muna natin na alamin kung ano po yung mga parts at gamit ng BM800 microphone. So ito guys, nakabili ako ng BM800 condenser microphone. Ito po siya, yung box niya is standard box lang. So sama-sama na po siya dito, isang set na po siya. Wala po siyang, binili ko po siya, walang kasamang V8 sound card. So binili ko po talaga siya ng solo. So try nating alamin at kung ano po yung mga laman niya. Yung mga parts. Yan. So sa mga baguhan pa lang na content creator na katulad ko, so pwedeng nang gamitin yung BM800 condenser microphone sa mga live stream. Pwede rin siyang gamitin sa mga recording, o kung mahilig ka talagang mag-video, okay, pwede mo na rin siyang gamitin. So, tingnan natin kung ano yung mga laman nito. So, yung laman ng box niya, yan, i-unbox natin, no. Siyempre, yung pinaka main source ng ating boses, siyempre, yung condenser microphone. Ito po siya. So, kung mapapansin nyo, guys, ang kanyang polar pattern ay... So, ngayon, ang polar pattern ng condenser microphone na ito ay yung unidirectional. Okay? So, unidirectional. So, ibig sabihin, yung sound niya nandito. Yan. Nandito lang yung sound niya. So, pagdating dito, wala siyang sound. Nandito lang po. Kaya, karamihan, pag ginagamit na po yung mga mapapansin nyo, pag ganito lang po siya yung gamit. Dito lang po magpo-produce. Dito, wala. Okay? So, then, bukod po sa BM800, may kasama na rin po siyang windshield. Tama ba? O, windscreen. No? Yung mabalaibo, yun yung windshield, no? Kung daw nagkakamali. Then, ito naman, windscreen ang tawag, no? Kung daw nagkakamali, windscreen ang tawag dito. So, pangsala. Then, ito naman po yung, okay? Ito po yung anti-vibration holder. Yan. Ito po siya. Anti-vibration holder. Meron po din siyang kasamang table clamp. Yan. So, pwede natin ilagay sa table. Ito, ikaklap natin to para din dito natin ilalagay yung pinaka
stand. Stand ng BM800. Yan. Ito po yung kanyang pinaka table stand. Ano ba dito? Stand. Alam ko may iba pang tawag dito pero alamin natin sa susunod, no. Ito ang tawag dito, ang alam ko is table stand, no. Microphone stand para sa ano, sa BM800 natin. Then, syempre hindi rin mawawala yung tinatawag na ito, guys, no. Hindi ko alam bakit tinawag siya ng pop filter, no. So ito yung bukod sa microphone, sinasama ito para tas pwede ka nang mag live stream yan. O pwede ka nang mag recording. So ito yung pop filter. Then last, ang kanyang kasama pa ay yung tinatawag na yun, ay microphone cable o yung wire. Yan. So, hindi ko alam kung gaano kahaba ito, no. Hindi ko nabasa yung kanyang ano, spec, kung gaano kahaba yung kanyang frame na microphone cable. So buuin lang natin, guys, para makita nyo kung ano yung forma niya. Sa susunod, pag-aralan natin kung paano ginagamit yung phantom power sa BM800 condenser microphone. Kung mas maganda ba siyang gamitin. Kung mas magiging maganda ba yung quality ng ating BM800 condenser microphone. So, kabit ko lang, guys, para makita natin. So, guys, ito na, no. Nabuo na siya. So, mamaya papakita ko yung kabuuan kung ano yung itsura niya. So, ngayon, ito na yung forma niya. So, pwede na kayong mag-live stream, pwede na kayong mag-video o mag-recording, sound recording. Mo ng music video gamit yung BM800 condenser microphone. So ito yung normal kong boses, no. So ngayon tatry natin gamitin yung BM800 condenser microphone. So ito po yung kanyang sound. Hindi po, wala pa ako sa computer ko, so gumamit lang muna ako ng maliit na speaker para lang matry natin. So susunod natin gamitin pati yung phantom power, no. So sa ngayon, try natin gamitin yung BM800 lang na walang ibang kasama. Kung ano po yung magiging sound niya. So, okay, guys. So, ito na po yung aking BM800 condenser microphone. So, gamit lang yung aking speaker. So, ito na po yung, hindi ko po alam kung ano po yung outcome, no? Kung ano po yung kalalabasan ng boses niya. Pero, ito na po siya ngayon. So, condenser microphone, BM800 condenser microphone, please sound check, test mic 1-2, sound check, test mic. So, yan na po yung boses ng condenser microphone. So, ito naman po yung aking normal na boses. So, tingnan natin, no, kung ano po yung... check nyo po kung mas maganda na meron tayong BM800 condenser microphone o mas magandang lagyan pa siya ng ibang pangpaganda ng sound katulad ng phantom power para mas madagdagan pa yung kanyang power. So, ito po yung BM800 condenser microphone. So, medyo parang... kasi maliit lang yung speaker na gamit ko, no, para lang ma-monitor ko siya, no. So susunod, try natin gamitin yung phantom power tapos yung V8 sound card para ma-monitor natin sa speaker or sa headphone, earphone o headphone. So ito na po yung ating forma. Papakita ko sa inyo yung kabuuan. So ayun, guys, nakita nyo na, no, ito yung ating BM800 condenser microphone. So nasubukan na natin siya kung paano siya buuin at gamitin. At sa susunod, tingnan natin kung paano gamitin yung phantom power sa BM800 condenser microphone. So ngayon, tinaray lang natin kung paano gamitin yung BM800 condenser microphone na walang ibang kasama. So ang gamit ko lang yung speaker, kaya medyo mahina pa rin yung sound niya, pero susunod try natin gamitin yung mas malaki para makita natin talaga yung pinaka sound ng BM800 together with phantom power. Ayan, guys, hanggang dito lang po tayo. Huwag niyo pong kakalimutan, ito po ang Simpleng Pamilya. Hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo sa ating YouTube channel. Click subscribe and click the notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod ka po pong video at unboxing. Maraming salamat po sa inyong support. Paalam! So yan, guys, dito lang po yung no, 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 no,